Let's dig deeper po sa first misconception ng yield. Number one, yielding is a sign of weakness or intimidation. No, na isa pala tong misconception na maraming mga tao na kapag they submit, they bend, or they yield to something, nakikita nila ito as a weakness. Nakikita nila ito as something na hindi mo dapat gawin yan as a leader. And that's misconception po. Kaya ngayon, nalaman mo na to na misconception pala to, dapat hindi natin isipin na kapag nag-yield tayo, weakness po siya. Kasi yung truth po about this, yield po is a sign of strength that suggests collaboration, trust, and strong decision-making skills. Na every time po pala nag-yield tayo sa mga followers natin, sa mga co-leaders natin, inaalaw po natin yung posisyon natin na mag-collaborate po. No, hindi lang po collaborate is pinapakita po natin yung trust natin sa co-leaders natin. And isa po sa way para ipakita natin na may trust tayo sa co-leaders natin is yung pagbibigay natin ng submission or even bending some policies in order to collaborate with those co-leaders natin. And isa po dito, strong decision-making skills. Hindi po ibig sabihin na nag-yield ka, parang shaky yung decision-making mo. Actually, it's a form po of a strong decision-making skill kasi you allow your yielding na nag-yield ka sa sitwasyon na to kasi alam mo na ito yung strong na decision na gagawin mo. Kaya let's be reminded po na if there's an opportunity or if there's a need for us to yield, then let's be reminded that it's a sign of strength that suggests collaboration, trust, and strong decision-making skills.